Kamusta mga travelers ng Teyvat? Ako nga pala si Loybox at gusto ko lang sana mag-share ng isang technique para mas maging efficient ang pag-farm sa Genshin Impact. At ang technique na yon ay kung paano gumawa ng sarili mong farming route. Okay? So, bago ko i-discuss kung paano gumawa ng farming route, pag-usapan muna natin kung ano ang farming route at ang mga purpose nito. Okay, first, ano ang farming route? Farming route is ruta sa mapa kung saan is dadaanan mo isa-isa yung mga kalaban na merong drops na according sa kailangan mong materials. Dito makakuha ka ng mga materials at mora or paminsan-minsan pag siniswerte merong mga artifacts. When should I do a run or kailan ka dapat mag-farm run na tinatawag. One is after your domain farm run. Domain farm run, ito yung mga papasok ka sa mga domain o sa mga dungeons kung saan kumukuha ka ng materials para sa pag-level up ng talent or para sa pag-level up ng iyong weapon or ascension materials ng iyong weapon. Second is pagkakailangan mong maghintay para sa resin refresh. Di ba pagka naubos mo na yung resin, every 8 minutes magkakaroon ka ng bagong resin. So habang hinihintay mo yung 8 minutes na yon or more than 8 minutes, mas maganda na mag-farm run ka para hindi sayang yung oras mo. Third is after daily commissions. So ako kasi personally, ang routine ko is as soon as mag-login ako, gagawin ko agad yung mga daily commissions. Kasi at my current level, which is AR40, yun na lang yung isa sa mga source ng pinagkukuhaan ako ng XP. So, hindi pwedeng mamiss ko siya. At para hindi ko siya makalimutan gawin, siya yung unang-una kong ginagawa. So, commission muna. And then, mag-domain ako, depende sa schedule. Kasi alam nyo naman, yung mga domain may schedule, may mga materials na pwede mo lang i-farm on certain days. So, gagawin ko muna yon hanggang sa maubos yung resin ko. Ngayon, pag naubos na yung resin ko, tsaka ako magpa-farm run. So, isinasabay ko yung paghihintay sa refresh ng resin and sa pag-farm run para mas efficient tayo. Third question is, why should I do this? One is para mag-prepare ka ng materials para hindi mo siya ifa-farm kung kailan mo kailangan. Parang langgam na nag-iimpok. Nag-iimpok ka lang ng mga materials for future use. Second purpose is para sulit lang yung oras mo kaysa nakatunga nga ka, nakatambay ka dun sa city, might as well na mag-farm ka para sulit ang oras. Fourth question is, why should I make my own? Why not use existing routes? On my personal experience, nag-try ako ng mga available na farming routes online. Unfortunately, hindi sila ganun ka-okay for me. Kasi may mga materials na nafa-farm ko na hindi naman kailangan. Siguro para sa dun sa ibang characters, okay sa kanila yung mga materials na yon. Pero doon sa mga main characters ko o main team ko, hindi sila sulit, kumbaga nakakakuha ko ng items na hindi ko naman nagagamit. So nag-decide ako na gumawa ako ng sarili kong farming route and gusto kong i-share sa inyo yung kung paano gumawa ng sarili ng farming route para kayo din mas ma-customize nyo or makagawa kayo ng route na according sa requirements ng inyong mga characters. Paano nga ba gumawa ng sarili mong farming route? Okay. First step is, kailangan mong i-check kung ano yung requirement ng materials ng iyong character. So, ito ang main character ko, si Xiangling.
at titignan natin kung ano yung mga materials na kailangan ko para mas mapalakas natin siya. Sa ascension niya, kakailanganin ko ng 6 na Agnidus Agate, 20 na Everflame Seed, 60 na Juyun Chili, and then 24 na Slime Concentrate. Etong dalawang items na to, as you can see, makukuha lang natin sa boss. Si Pyro Regis Vines. Hindi mo na siya kailangan isama sa farming route mo kasi very obvious naman siya sa mapa. Alam mo kung nasaan siya palagi. So, hindi mo na siya kailangan isama sa farming route mo. Ano ang kailangan mo isama sa farming route mo? Etong dalawang items na to. So, nakuha mo na kung ano yung kailangan mo. Ngayon, kailangan nating malaman kung saan natin makukuha itong mga materials na to. The only way is, yung first time na run mo nito, tatry mo lang i-recall kung saan ka huling nakakita ng mga materials na yan. O, kunyari ako dito, feeling ko dito ako nakakita. So, mag-tary tayo dito. Okay. So, ito yung unang-unang Juyun Chili na kita natin. So, ang gagawin lang natin, yung mark natin siya as flower. Since, isa siyang bulaklak. O, pwede nyo rin palang, pwede rin nyo rin siyang lagyan ng label. Juyun Chili. Okay. So, kukunin nyo na. Then, nahanap ulit kayo na susunod. So, eto. May makakalaban tayong halaman dito. So, siya nag-drop siya ng Shimmering Nectar. Pagkakaalam ko, may karakter akong gumagamit ng Shimmering Nectar. So, ayan. Papansin nyo, yung aking sucrose ay gumagamit niyan. Whooper Flower Nectar. So, pwede ko siyang isama sa farming route ko. So, para maisama ko siya, same step lang kanina. Juyun Chili. This time, lalagyan ko siya ng star. Okay. And then, uulit-ulitin nyo lang yung steps. Ganun lang ulit. Lalakad lang ulit kayo. So, eto ulit. Juyun Chili. Mark nyo ulit. So, hanggang sa ganun lang. So, pagka, let's say, ubusin nyo lang tong isang maliit na area na to, and then, i-mark nyo siya. Libutin nyo yan, daanin nyo pati mga sulok-sulok para siguradong na-cover nyo lahat. Then, i-mark nyo lahat ng kalaban na makikita nyo. Kung mapansin nyo dito, meron na akong slimes, diba? So, next time, let's say, since itong mga monsters na to, itong mga kalaban na to, nagre-respond siya every 24 hours. So, next time, let's say, tomorrow, at the same time na pinatay ko ngayon, kunyari pinatay ko siya ngayon ng around 4 p.m. bukas ng 4 p.m. ulit, umpisahan ko dito, kukunin ko to, pupunta ko dito, at least sigurado ako na mayroong direksyon yung pupuntahan ko na siguradong mayroong kalaban, kasi yung mga kalaban naman na yan, same area lang sila ng respawn. Lalo na yung mga halaman, hindi naman umaalis yan. Diyan lang nandiyan nagre-respond yan. So, kung siya lang, babalikan mo lang on the same spot every 24 hours, for sure, alam mo kung saan ka pupunta palagi. Okay? So, kagaya na lang, halimbawa,
itong area na to, ayan, kung mapapansin nyo, madami akong stars. Ang pinakaiba lang dito sa mga stars na ito kasi hindi ko pa siya nalilabelan kung ano siya. Pero karamihan dito is yung mga treasure hoarders tsaka helichurls. So, dito, ang routine ko dito, umpisahan ko dito, tatakbo ko papunta dito, pupunta ako dito, 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 dito. At least, alam mo yun, kumbaga, organize yung paglalakad mo, hindi yung basta nangangapa ka lang, nanguhula ka ako sa may lalabas na kalaban. So, yun, ganun lang kasimple, ganun lang, ganun lang kadali gumawa ng sarili mong farming route. Or farming route, as other people call it. Hopefully, naging useful sa inyo itong tip na to. Sana nakatulong sa inyo. Sana mapakinabangan nyo. Siya nga pala, live ako everyday around 8 PM sa Facebook Live, fb.gg/loybaxgaming. So, doon nag-i-stream ako ng Genshin Impact. Yan, as you can see. I'm currently AR40. Si Xiangling ang aking main. And hopefully, makita ko kayo sa aking stream. Makasama ko kayo at magkwentuhan tayo doon. Feel free na mag-ask ng questions kung meron kayong tanong regarding sa game. And kung meron pa kayong ibang topic na gusto nyong i-discuss ko or meron kayong ibang mga tanong, feel free to comment below. Maraming salamat and hanggang sa ulit. Bye!